At ayan na, binalik na ulit mga kasikap yung temporary steel casing. Unti-unti na nilang lalagyan siguro ng ano yan, rebar cage. Diretso na po yan doon. Ito yung unang rebar cage dito sa gawing kanan po natin. Hindi pa nasisiksik at nadadagdagan. Ito po yun. At ito naman yung pangalawa mga kasikap. Ayan o, tinatanggal na yung ano, mga forma. Pali nakabalot na siya ng gunny bag. Ito mga kasikap, ibutan ulit natin yung Quirino Avenue extension, no? Oprah, patungong UN Avenue. So ayan, maliwanag na wala pa. Di pa dinudugtungan to dito mga kasikap, yung pababang ramp. Ayan, hindi pa sinisira yung center island dyan sa unahan. Ayan, liko na tayo. Dito sa Quirino Interchange, mga kasikap, malinis na. Wala na yung mga net, pinull out na, no? Dito na tayo, mga kasikap, sa may Quirino Station ng LRT1. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kasikap. Nandito po tayo sa kaba ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito po yung westbound at patungo po tayo dun sa Ramon Magsaysay Flyover upang magbigay po sa inyo ng panibagong update ngayong tanghaling ito. Bago po tayo magtungo dun mga kasikap, sana palike po ng video na ito at sa mga kasikap natin at di pa po nakakapagsubscribe sa aking munting YouTube channel. Click na po natin yung subscribe dyan sa baba at yung katabi niyang bell. So ano pa yung natin? Tara, let's go! Pasaunahan natin mga kasikap yung Ramon Magsaysay Flyover. At dito muna tayo sa gawing kanan natin dadaan, no? Sa may Altura Market. Ngayong tanghaling tapat mga kasikap, ito po yung lagay ng Altura Market. Pinakpan nila yung mga paninda nila, no? Dahil sa init at naka-break time, pahinga sila. So dito naman sa gawing kaliwa natin, ito na po yung update. Tinatapyasan na yung mga pile cap concrete foundation. So tama nga yung plano dyan na gagawing center island yung mga pile cap concrete foundation na yan yun. Parang tatabasan yung pinaka-cap niya, no? Para bumaba. So, ito naman yung so yung pier na meron na mga platform. Baka nandito yung on-ramp patungo dyan. So, magkakaroon pa ng adjustment dyan sa kabayan na yan. Ayan, may burol pa sa baba, oh. At ito yung NLEX SLEX. Ayan. Dito banda yung off-ramp mga kasikap. Part na to. At diretso po tayo at mag-u-turn tayo ulit dun sa dulo, no? Pagkaya dito sa may Poresa Street, dyan tayo mag-u-turn. Pero pagalanganin, dun tayo sa ilalim ng ano, Nagtaan Interchange. Ito na po yung dulong bahagi mga kasikap. Bali, dito po tayo sa kanan. Service road tayo dadaan. At wala dito sa dulo mga kasikap, tanaw na po natin yung maliwalas at bagong pouring na tatlong linya ng kalsada dito, no? At ang problema na lang dito sa may inner lane, so isang lane pa yan dyan sa inner lane, no? Pang-anim na lane po yan. Yan, may nagluluto na ng tansudo, no? At ayan ang gagawin nila mga kasikap sa mga pile concrete foundation na yan. Tatanggalin yung mga sheet pile at tatabasin yung cap, no? Yung pile cap sa taas. Kasi gagawing center island yan dyan mga kasikap hanggang doon sa may interchange. Dito sa may interchange, syempre, hindi yan lalagyan ng center island. At yan mga kasikap, diretso na yung pouring, no? Hanggang dyan sa may rail track ng PNR. At ayan na, binalik na ulit mga kasikap yung temporary steel casing. At unti-unti na nilang lalagyan siguro ng ano yan, rebar cage. Diretso na po yan doon. At ito, dito naman sa kabilang dulo. Unti-unti na rin nilang tinatanggal yung mga sheet pile dyan sa mga pile cap foundation ng ano,
ng LRT. Yan, maliwalas na. Hanggang dun na sa Center Island yung ano, yung pouring. At dito sa dulong bahagi, mga kasikap, yan, binabagbag nila yung pavement, no? Ayan mga kasikap, bali tapos na tayo dyan mag-update. Di na tayo ihinto kasi grabe init. Diretso po tayo hanggang dun sa may ano, sa may section 2A ng Skyway Stage 3. Aganan na po tayo dito mga kasikap sa may Paco Santa Mesa Road. Ayan, dire-diretso po tayo hanggang dun sa may Padre Jacinto Zamora Bridge. At mula dito mga kasikap, ito na po yung section 2A ng Skyway Stage 3 mula dun sa Tomas Claudio patungo dito sa PUP Santa Mesa. At i-update din natin dito kung ano na yung latest na progress. Ito na lang naman yung dalawang rebar cage dito, yung tinatapos. Ito po yung unang rebar cage dito sa gawing kanan po natin. Hindi pa nasisiksik at nadadagdagan. Ito po yun. Ay, malaking sheet pile na yan, paikot. At ito naman yung pangalawa, mga kasikap. Ayan o, tinatanggal na yung ano, mga forma. Pali nakabalot na siya ng gunny bag. Grabe yung laki ng steel casing na yan. Ayan yung binabaon mga kasigap dyan para maging ano, lagyan ng rebar cage at maging pundasyon. Ito na. Ito na yung entry ng tulay sa Mora Bridge. At ito yung barracks nila no, hanggang dito. Grabe ang init ngayon. At same pa din tayo nagtataanan. Kakanan po tayo dito sa flyover. Paco Santa Mesa flyover. At hanggang Pirino Avenue mga kasigap, itong update natin. Ito na mga kasikap, yung Skyway Stage 3 dito sa Tomas Claudio, no? Pagdakan. So, sa ngayon, wala pa naman update dyan, no? Same pa din. Sa taas yung patungong south, sa baba naman yung patungong north. At ito yung double decker mga kasikap mula dun sa may Tomas Claudio hanggang dun sa dulo. Double decker na po yan. Ayan, may mga bundles na dito. Pati una pa lang yan. Tatagta rin yan hanggang dun pag di napantayan. Mga kababayan natin mga siraulo na ayaw ng malinis na kapaligiran. Ayan, yung pakaliwa, patuntang Santa Ana, Manila po yan. Ayan, dito din may mga vandals, no? Nasa lantana ng mga siraulo nating mga kababayan. Ang utak ay laging dumi. Hindi na nga nakatulong, nakaperwisyo pa.
no? Pati dito, dami na rin mga vandals. Yan, pati yung bagong pader dito sa kanan, no? Ayun ako po. Sana magkaroon ng ordinansa o batas, no? Na pag nahuli yung mga nagbabandals na yan, burahin sa pamamagitan ng laway nila para matauhan. Bad trip talaga ako sa mga ganong tao. Ayaw ng malinis na paligid. Gusto nila yung laging marumi. At nandito na tayo mga kasikap. Palabas na po tayo sa ilagang bahagi ng Quirino Avenue. Ito na po. Ay, malinis na dyan. Tinanggal na yung mga ano. At mag-u-turn lang tayo dito sa may west. Dito sa may west Samora mga kasikap. Ayan, maayos na yung mga road pavement dito, no? Bali doon na lang yung problema, ang kinis, oh. At ito na, liliko na po tayo dito. Ito naman yung timog na bahagi ng Quirino Avenue. At pakita ko yung ilalim dito, no? Dito nakatambak yung mga concrete barrier nila at yung mga materials, mga platform, yung mga metal fences, yan din nakalagay. Kaso may pakot pa rin hanggang ngayon, pero nililinis na nila dyan. Sorry po. Ito na po yung on-ramp patungong Alabang. Ito sa gawing kaliwa po natin. Alabang Calapa. At kakanan po muna tayo dito mga kasikap. Ikutan ulit natin yung Quirino Avenue extension, no? Off-ramp patungong UN Avenue. Silipin natin, baka bigla tayong mabulagan na meron na palang progress dyan, no? Dudugtungan na pala yung pababang ramp. Kasi tapos na sa on-ramp off-ramp dito sa Quirino Avenue. Try natin dito, baka mamaya meron na. Silip lang naman tayo. So ayan, maliwanag, nawala pa. So, di pa dinudugtungan to dito mga kasikap, yung pababang ramp. Ayan, di pa sinisira yung center island dyan sa unahan. Ayan, liko na tayo. At ito po ulit yung Plaza Dilaw na napapaikutan ng off-ramp at Skyway Stage 3. At nandito na ulit tayo mga kasikap sa may Quirino Avenue. Ito yung timog na bahagi ng Quirino Avenue.
Ito po yung Pedro Hill Street. At yan sa kaliwang bahagi natin yung Quirino Interchange. Diretso po tayo mga sikap. Babaybayin natin itong ilalim dito, no? Sa may on-ramp, off-ramp. Dito sa Quirino Interchange, mga kasikap, malinis na. Wala na yung mga net, pinull out na, no? Ano? Yeah, pati dito sa ilalim, mga kasikap, pinull out na yung mga net. At dito tayo sa inner lane, dada, para masilip natin yung center island. Kung marumi ba o malinis. Ito na po yung engine linaw. At ito yung, nako, dumi na dito. Sa ilalim ng pababang ramp. Baho! Grabe! Makasulasok yung amoy. Ginawa ng ihian. So, di na po ako babalik mga kasikap. Diretso na po ako. Patungo dun sa LRT1 Quirino. Quirino Station. So dito mga kasikap, wala pang sinyalis ng extension to Roas Boulevard, no? Kasi una di pa pinuputol tong mga puno at di pa tinatanggal tong Center Island. So, nandito na tayo mga kasikap sa may Quirino Station ng LRT1. So, pag nagkaroon ng extension dito patong Top Roas Boulevard ay napakataas din ng mga magiging fare dito, no? Kita naman natin na napakataas yung roof ng LRT1. Mga kasikap, dito na po nagtatapos tong vlog na to. Marami po salamat sa patuloy niyong suporta sa aking munting YouTube channel. Sana bago niyo lisanin tong video na to, huwag niyo po sana kalimutan mag-like. At sa mga kasikap natin na bago lang sa channel ko at di pa na po nakakapag-subscribe,
biglang po natin subscribe dyan sa baba at yung katabi niyang bell. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.